mula dito sa mainland nitong Bohol hanggang dun sa Panggangan Island ay nasa 3.5 kilometers ang haba nitong causeway. Wow! Look at that! Grabe, sobrang linaw ng tubig dito. Dahil po yan sa mga bakawan na nakapaligid dito sa kalsada. Una nating napansin dito ay etong kanilang napakagandang simbahan. Para po tayong nasa ibang bansa dahil sa ganda ng disenyo nito. Kung dun sa kabila makikita po natin ang malawak na katubigan, dito naman makikita naman po natin ang ita-itaryang mga bakawan. Good morning mga ka-SFTV, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating explore ngayong araw. Ayan, so ngayon nga pala ay nandito po tayo sa capital city nitong probinsya ng Bohol na kung saan makikita po natin dito etong dalawang causeway. Ito po yung mga causeway na nagkoconnecta dito sa Panglao Island at dito sa mainland Bohol. Bagamat napakaganda nitong mga causeway na nandito sa bahaging ito ng Bohol, hindi po ito yung ating pinaka-destinasyon ngayong araw. Kasi mula dito, kailangan lang po natin mag-travel ng higit isang oras para marating ang pinakamahabang causeway dito sa Pilipinas. At dito po yan matatagpuan sa probinsya ng Bohol. Araw na po natin dito sa Bohol at tapos na po nating bisitahin yung ilang mga isla na masasabi nating overcrowded. Ngayon naman ay pupuntahan po natin ang ilan sa mga islang hindi pa masyadong popular sa social media at hindi gaanong napapansin ang ilan sa mga features ito tulad na lamang nung napakahabang causeway. Kaya nagka-interest po tayong bisitahin ito para maipakita na rin sa ating mga viewers kung ano pa nga ba yung pwede nating ma-discover dito sa probinsya ng Bohol. Pagkatapos ng ilang mga hindi magandang pangyayari dito sa Pilipinas, ngayon lang ulit tayo nakabalik dito sa Tagbilaran City. Kaya naman, nagulat tayo sa malaking ipinagbago nitong lugar. So kung dun sa kabila nitong Bohol, halos mabilang lang natin yung mga motoristang dumadaan sa kalsada. Dito naman sa Tagbilaran City, mala Manila na yung traffic dito. Ayan, so sa wakas ay nakalabas na rin po tayo dun sa area ng Tagbilaran kung saan siksikan yung mga sasakyan. Medyo nakaka-stress din pala magmaneho dun banda kasi kailangan mong maging defensive. Ayan, so nakita nyo naman, ang hassle talaga pag umuulan, tapos nakamotor. Grabe yung ulan, no? Talagang piling lugar lang yung inuulan ngayon dito sa bahaging ito ng Bohol. At matapos ang mayigit sa isang oras sa travel mula doon sa Tagbilaran City, ay narating na rin po natin etong bayan ng Kalape. Ayan. So dito, napahinto po muna tayo para tingnan
kung ano yung mga meron dito sa bayan. So una nating napansin dito ay etong kanilang napakagandang simbahan. Tingnan nyo naman, para po tayong nasa ibang bansa dahil sa ganda ng disenyo nito. Ayan. At maliban dito sa simbahan, mapapansin din po natin ang kalinisan at kaayusan netong kalape. Meron po sila ditong munting parke para sa mga bata at para sa mga gustong mamasyal dito sa sentro ng bayan. So dun banda, makikita po natin yung kanilang public market at sa likuran naman po nito, matatanaw po natin ilang kilometro lang mula dito ang pinakamahabang causeway na makikita dito sa Pilipinas. Dun sa dinaanan natin, ayan, makikita nyo naman, grabe yung ulan doon. So dito, buti, maganda yung panahon. At least, meron po tayong pagkakataon na ma-explore ng maayos at maipakita sa inyo ang napakagandang causeway na nagkoconnecta dito sa Pangganan Island at dito sa mainland ng Kalape. So mula dito, magta-travel na lamang po tayo ng ilang minuto papunta sa coastal area itong Kalape kung saan ang entry at exit point nitong causeway. Okay, so tara, let's go! Wakas ay narating na rin po natin itong Panggangan Causeway. Wow! So welcome dito sa Panggangan Causeway. Iyan ha! Dumadaan tayo ngayon sa kalagitnaan ng dagat na naghihiwalay dito sa isla ng Panggangan at mainland ng Bohol. Ilang kilometro lamang yung layo mula doon sa sentro nitong bayan ng Kalape at narating na rin po natin itong Panggangan Causeway. Ayan, so nandito po tayo sa kalagitnaan mismo nitong causeway na kung saan makikita dito itong kanilang fishport. Doon po natin ipinark yung motor. At dito, sa kabila nitong fishport, makikita po natin yung dalawang konkretong cottages. Yan. So, dito po sumisilong yung mga kababayan nating naliligo ngayon dito sa bahaging ito ng dagat. Sa gilid lang nitong daanan, meron pong mga hagdan pababa dito sa tubig at maging dito sa kabila. Medyo madulas. Kasi marami na rin yung lumot dito sa semento. Marami po yung mga tao nakasilong ngayon kasi sila po yung mga naliligo ngayon dito sa bahagi ito ng dagat. Ito yung perfect na panahon kasi hindi maaraw at hindi rin umuulan. So hindi mainit. Dito naman makikita po natin yung tulay kung saan sumisilong o dumadaan yung mga bangkang pupunta sa kabila nitong causeway. So dito, libre, walang entrance fee, kaya patok to sa mga kababayan natin. Ayan, sumula dito sa mainland nitong Bohol hanggang dun sa Panggangan Island ay nasa 3.5 kilometers ang haba nitong causeway. Dahil nga sa pambihirang haba nito, kaya etong causeway ang pinakamahaba sa buong Pilipinas. Dahilan para maging popular ito sa maraming turista at mga muturistang gustong mapunta dito sa Panggangan Island. Kung dun sa kabila makikita po natin ang malawak na katubigan, dito naman makikita naman po natin ang ita-itaryang mga bakawan. Yan. So etong mga bakawan na mismo yung pumoprotekta dito sa kalsada para maiwasan o para hindi ito masira ng mga malalakas na hampas ng alon. Mula dito sa fishport ay pupuntahan po natin yung pinakadulo nitong Panggangan Island. Titingnan po natin kung ano yung mga dinarayo dito sa isla.
Look at that. Grabe, sobrang lino ng tubig dito. Dahil po yan sa mga bakawan na nakapaligid dito sa kalsada. Yun, so nandito na po tayo sa Panggangan Island. At bubungad po sa atin dito ang ginagawang kalsada. Makikita nyo po ditong puspusan yung ginagawang pagpapaganda sa kalsada dito sa Panggangan Island. So itong Panggangan Island, dinarayo po ito dahil sa dami ng mga naggagandahang beach resorts. Dito po natin makikita yung tinatawag nilang Treasure Island at iba pang mga beach resort na naging popular na dahil sa dami ng turistang nagpupunta dito. Wait for the wind, wait for the night. Stand here a while, take a little time. Since you went away, you came to a halt. Silence is everywhere, and you're not. Dito sa Panggangan Island, bagamat malawak itong isla kumpara sa mga napuntahan na nating isla, mapapansin naman natin na mas konti yung mga kabahayan dito. So, bawat bahay ay merong sariling bakuran. Mapapansin din natin itong napakagandang kalsada dito sa isla. So, yung mga 2 wheels, 4 wheels, at yung mga sasakyang lampas sa 4 wheels ay malayang nakakadaan dito sa mga kalsada nitong isla. Okay, so para sa mga nagtatanong paano nga ba mapuntahan itong isla kung manggagaling sa Tagbilaran City, yun, so mula sa Tagbilaran City, magta-travel po kayo papunta dito sa Bayan ng Kalape, at mula naman dito sa Bayan ng Kalape ay magta-travel naman tayo ng ilang minuto papunta dito sa Panggangan Island. Pwede na pong makaderecho yung mga sasakyan na magmumula sa Tagbilaran at magpupunta dito sa isla kasi nga napakaganda ng kalsada papunta dito. So, laking tulong netong causeway na madadaanan dito sa pagitan netong mainland at netong isla. Ayan, so sa susunod ng mga vlog natin ay bibisitahin naman po natin yung mga isla na nakapalibot dito sa Panggangan Island. Sa ngayon, yan lang po muna, at samahan nyo po kami sa susunod pa naming mga vlogs. Huwag nyong kalimutang i-like at share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.